NBA veteran na si Jonathan Simmons na dapat ay magiging import ngayon conference ng Nlex, biglang umayaw. Barangay Ginebra, hindi magkakaroon ng traditional na victory party para sa mga fans. Ginebra players at coaches bumisita sa San Miguel head office. Pero bago natin pag-usapan yan, ay huwag po natin kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel. NBA veteran na si Jonathan Simmons biglang umayaw bilang import ng Nlex. Nauna na ngang in-announce dati ng Nlex na si Simmons nga ang kanilang magiging import ngayong Governor's Cup. Pero tila gumuho ang mundo ng coach ng Nlex na si Frankie Lim matapos niyang malaman na hindi na matutuloy si Jonathan Simmons bilang kanilang import. Ayon sa report ay mas malaki daw ang naging offer ng China sa kanya kaya doon siya maglalaro. Marami sanang excited makita maglaro si Simmons dito sa PBA dahil alam nila kung ano ang kayang gawin nito. Pero wala tayong magagawa dahil hindi naman talaga katanggi-tanggi ang malaking offer sa kanya ng China. Malaking kawalan ito para sa Nlex. Ayon sa kanila ay maghahanap na lang sila ng bagong import. Ibig sabihin ay maglalaro mamaya ang Nlex ng walang import kung saan kalaban nila ang Blackwater. Samantala, victory party para sa mga fans ng Barangay Ginebra. Wala muna ngayon. Ayon sa isang report ay hindi muna magkakaroon sa ngayon ng traditional na victory party para sa mga fans. Siguro ay dahil sa busy schedule ng mga players at coaches. Ito nga ay matapos ang Commissioner's Cup ay ilang araw lang ay nagsimula kaagad ang Governor's Cup at nagsimula na rin mag-practice ang gila sa paparating na 6 window. Kahapon ay bumisita ang mga Ginebra players at coaches sa San Miguel Head Office kung saan kasama nila ang kanilang boss na si Ramon Ang. Kung saan marami ang nagsasabi na kumuha daw sila ng mga bonus. Ayon sa isang report ay malaki ang nakukuhang bonus ng mga Ginebra players pag nagcha-champion. Sabi dito ay 10 times mas malaki sa kanilang mga sweldo. Kaya kung ang monthly mo as a player ay 400,000, ang matatanggap mong bonus ay mahigit 4 million pesos. Kaya isang malaking tulong ito para sa mga players at para maging ganado ulit sila para makuha ulit ang championship. Sa ngayon ay hindi pa natin alam kung kailan ang simula ng practice ng Ginebra kasi matagal-tagal pa bago ang kanilang first game ngayong Governor's Cup kung saan sa February 5 pa ang kanilang laro kalaban ng Rain or Shine. Yun lamang po para sa video ito. Huwag po natin kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel.